props, baka makikita nyo naman. At syempre, hindi lang yung props. So, ang ginawa namin, lumipat kami dun sa kabilang side, kaso masyadong mataas na yung araw, kaya nagsuot lang ako ng beach straw hat. Yeah, alam naman natin ng mga beauties, takot na umitim. So, alright, everyone, let's get into our next segment na Beauty and the Nerd. Yes, mga beauties. Bibigyan namin kayo ng some behind the scene, 3 episode nitong aming spin-off ng Traveling Talk. That's right, mga nerds. At also, we're gonna give you a snippets and highlights ng aming topic which is related pa rin sa tourism. Yes, yun nga. Ang topic namin ay Top 5 Things to Improve in Philippines Tourism. Nag-travel kasi kami ni Amber lately. And sa experience namin, ang dami naming na-counter na palpak ng mga moments. Yan nga. Upo, nakatayo na pala akong baby. Parang gusto mo nang matapos nga eh. Pero anyway, hindi pa rin smooth ang enjoyable ang traveling na ating mga turista. Kaya, Miss Cass, tama ka dyan. Bago yan, ikwento mo muna yung ilang mga behind the scene epic fail moments mo. Nagmamadali ka eh. Ikwento mo na. Ayun nga, dito sa travel namin, pumunta kami sa isang island sa Panganiban, Camarines Norte. Doon sa Paraula Islands, kami lang yung nandun. Nung pumunta kami, and then, ikaw naman magkwento. Kaya nga to, di ba, behind the scenes epic moments mo eh. Di ba? Dapat first hand account mo, so dapat ikaw talaga yung magkukwento niyan. Yan yung BTS mo eh, behind the scenes mo eh. Ano ba yan? Okay, so yun nga, pumunta naman kami doon, sobrang ganda ng lugar. Pink sand yung beach, tapos maraming puno. Saglit na nag-explore kami sa islands, and then, nag-chill kami for the rest of the day. Yeah. And then, wow! Nung sunset na, nag-try akong mag-paddleboarding. Trinay kong libutin yung buong island. Tapos nung nasugatan pa ako doon. Pero buti naman, natapos ko yung challenge. Buti nga di siya umiyak eh. Yep, kasi kinabukasan, magsiset up kami nga ng props para sa show. So yun, ipento mo na yung ano, behind the scene. Ano siyempre, ba ikaw yung behind the scene, diba? So yun yung highlights ng BTS mo. So, ipento mo na. So ayun, kinabukasan, maaga kami pumunta sa beach para mag-set up ng props sa travel talk namin. Kasi limited lang yung time namin eh. Dapat mag-shoot na rin kami yung talk segment bago tumasang araw. Yeah. Eh kaso, parang excited ka. Ikaw na nga lang magkwento. Sorry naman. Okay, sige. Tuloy mo na. Okay, mas excited pa nga naman ako. So, ayun, pumunta nga kami sa kabilang island na walang masyadong sikat ng araw. Eh, kaso sobrang lakas ng alon doon. So, kung makikita nyo naman, tinatangay ng alon ng aming mga props. At syempre, hindi lang yung props. So, ang ginawa namin, lumipat kami dun sa kabilang side, kaso masyadong mataas na yung araw, kaya nagsuot lang ako ng beach straw hat. Yeah, alam naman natin ng mga beauties, takot na umitim. So, ganun talaga. So, yun, basta nag-enjoy kami, try nyong i-visit Paraula Island sa bayan ng Panganiban, Camarines Norte, malapit sa hometown ko sa Labo, Camarines Norte. Yup, visit nyo mga ka-beauties and nerds. Isa lang yung snippets highlights lang. Pero very amazing place. So now yes. Let's talk about the top 5 things that tourism government should do to improve the travel experience of the tourists, local and foreigners alike, so that they enjoy their time here in the Philippines. Okay? Let's do countdown. Ito yung number 5.
maayos na road para yung mga travelers natin syempre makapunta dito sa atin, kasi kung walang maayos na road, paano sila makakapunta? Saka ano, toilet, pinaka-importante. Okay, in one word, infrastructure. Yes, ito naman yung top 4. Pinaka-importante nun, coordination, kasi local sa munisipyo or yung mga authority ba, no, nasa may power, no, para maging maayos, maging masaya yung pag-travel or pag-bisita ng mga turista natin. So, plus yung magiging organized or standard. For example, yung sa pricing or costing ng mga tourists natin, syempre, priority natin is yung convenient para sa mga turista. Two words, coordination and consolidation. Top 3. Regulation. Regulate natin ang tourism. Kasi we have to maintain it, we have to regulate yung para mag-keep yung quality. Maintain yung sustainable ecotourism. That's number 3. And one word, regulate. Top 2. An aggressive information drive for our Filipinos na maging more hospitable and honest. Proper training ang isang tour operator. Well, not just tour operator eh. Sabi mo nga, for every Filipino, di ba? Asikaso, syempre, sa ating mga turista. Para naman, syempre, di ba, may mabubuga talaga yung mga Pilipino. Another two words. Trained operators. Importante yan. And the number one thing our tourism department should do ay... Dapat kahit saan tayo pumunta, yung basura natin, bitbit natin, ayun. Speaking of that, di ba yun yung tagline dito, yes, sa Camarines Norte? Yes. Kalat mo, bitbit mo. Para magkaroon ng discipline ang ating, yes, next generation. In fact, hindi lang bata, may mga matanda rin ako ito. Alam na dapat nila yun. Ganun pa rin, tentapon pa rin. In one word, cleanliness. Very important. So, to recap mga ka-beauties, here are the top 5. Infrastructure, coordination and consolidation, regulate, proper training, and cleanliness. That's it, yes, mga beauties and nurses. These are very, very important points para lalong successful ang ating tourism campaign. At para sa inyong mga kalaman, by the way, magaganda ang mga lugar natin sa Pinas. Pero, bakit mas marami pa rin bumibisita sa Indonesia, sa Thailand, Vietnam? These are the main reason kung bakit kulang tayo sa mga ito based on our research. So, kailangan talagang gawin yan. Yes, mga ka-beauties, panoorin nyo ang full episode ng Spin-off Travel Talk namin na yan. Nasa description yung link. At marami pa kaming relevant topics na tinalakay sa episode na yan, kasama nila ng aming top 5 favorite islands in the Philippines. Yes, watch nyo yan. Maganda yan. Fantastic, fantastic discuss. Thank you so much for joining me. Thank you, for joining ba? Us sa episode na ito. Thanks din sa inyo mga ka-beauties and ka-nerds. May lakad pa ako, kaya maiwan ko muna kayo. See you next time. Thank you so much. Oh! Don't forget, meron pa pang late news segments. Okay? Bye-bye! Okay, mga ka-beauties and ka-nerds, sa pagbabalik, kung napapag-iwanan ka na ng balita, panoorin ang late news. Infrastructure. One word. Alam na natin yan, roads. Isama, yeah, na natin ang accessibility. Toilet.